Mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang 123rd anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ito ay may temang Diwan ng Kalayaan sa Pagkakaisa at Paghilom ng Bayan. Ang ating mahal na paaralan, Dr. Juan Gino Lasco High School ay nakikisa sa taunang selebrasyon at dahil dyan, ang Supreme Student Government ay inihandang patimpalak para sa poster making contest, slogan making contest, strike a pose photo contest at ang panghuli, ang TikTok dance contest. Tandaan natin, hindi hadlang ang pandemya upang ating gunitain at sariwain ang pagsasakripisyo ng ating mga bayani upang makamtan natin ang ating natatamasang kasarinlan. Ako si Elkent B. Lazaro, SSG President at tagapagpadaloy ng programa. Halina at tunghayan natin ang inihandang programa ng Dr. Juan Gino Lasco High School, Supreme Student Government at Araling Panlipunan Department. Ating sabayan ang pambansang awit ng Pilipinas na susundan ng panalangin ni Genial Achay, SSG PIO. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panginoon, gabayan mo po at huwag pabayaan ang mga taong nangangailangan at ilumin ang may mga karamdaman. Pagkaisay mo po kami na iyong mga anak na nilikha para sa bayan. Dumadalangin kami na patnubayan, gabayan at maging mapayapa ang pagdiriwang na ito. Nawa ay bigyan mo po ng karunungan at makalinong mga lider ang aming bansa. Mayani ang pagkakaisa ng aming lahing kayumanggi at dugong Pilipino. Huwag nawang maulit pang mayumurak sa aming kasarinlan, karapatan at mawalan ng demokrasya mula sa makabagong mananakop na bansa. Kami lagi mo pong gabayan at panatiliing malusog ang pangangatawan. Panginoon, hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Daniel, sa iyong napakagandang panalangin. Umuungo naman tayo sa pambungad na pananalita ni Ginoong Herbacio E. Esteves, puno ng kagawaran sa Araling Panlipunan. Isang magandang araw sa atin na. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang Araw ng Kalayaan na may temang Kalayaan 2021, Diwan ng Pagkakaisa at Paghilom ng Bayan. Tayo ay nagagalak at natutuwa sa ating kalayaang tinatamasa tulad ng kalayaan sa pamamahayag at kalayaang mabuhay ayon sa ating kagustuhan. Tayo ay nagkakaisa ng kalayaan na ibigay sa atin ng pagkakataon na oportunidad na kami makamit ang ating mga pangarap at mitiin sa buhay na may kaakibat ng pagsikap at determinasyon bilang isang mamamayanan. Sa nakalipas na panahon ng gagsak sa lupuin, tayo mga Pilipino ay nagkakaisa na labanan ang mga unos na humahadlang sa patuloy na pagyabong ng ating kalayaan. Isang malaking hamon sa kasalukuyan ang pandemya ng ating naranasan. Tayo ay makiisa upang labanan ang pandemya ito upang mapabilis ang paghilom ng sugat na dulot ng pandemya.
Bilang mag-aaral, kayo ay mayroong responsibilidad na sumunod sa batas at igalang ating otoridad. Irespeto ang ating mga magulang at mag-aral ng mabuti upang mag-isang ganap at mabuting mamamayan ng bansa. Patuloy nating pahalagahan ang diwa ng kalayaan at ating isabuhay sa araw-araw na ang kalayaan ay ipinaglalaban. Patuloy nating mahalin ang ating bansang Pilipinas. Salamat sa ating magiti ng mga bayani na nakipaglaban at tag-alay ng kanilang buhay upang makamit ang kalating tinatamasa sa kasalukuyan. Naway makintal sa isipan at puso ng mga kabataan ang patuloy na pagmamahal at mag-isang mabuting mamamayan ng ating bansa. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Ginoong Esteve, sa inyong napakagandang mensahe. Ngayon, ating tunghayan ang mensahe ng napakasipag at makabayang punong guro ng Dr. Juan G. Nolasco High School, Dr. Roland L. De La Cruz. Maraming salamat, Dr. De La Cruz, sa napakagandang mensahe. Atin namang panoorin ang isang video tungkol sa kasaysayan ng kalayaan ng Pilipinas. May inihandang presentasyon ang SSG officers tungkol dito. Tunghayan natin, Nolasians! Ang dugong gumuhit ng ating kasaysayan, ng ating pagkatao, ng ating lahi ay ang dugo ng kabayanihan. Mula sa mga bakas na iniwan ng ating mga ninuno, ating ipinagpapatuloy ang kanilang nasimulan sa mga paraang hinihingi ng anumang panahon. Taglay ang ipinamanang kagitingan at inspirasyon. Dahil ang apoy na sumiklab ilang siglo na ang nakalilipas ay nabubuhay pa rin sa atin magpahanggang ngayon. Kaugnay ng ikaw 123 taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ngayong araw na ito na ipinagdiriwang ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng mundo, ay mahalagang gunitain ang makasaysayang kaganapan noong 1898, ang makasaysayang pagpapahayag ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na naganap noong Hunyo 12, 1898. Kung kailan idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang pagsasarili ng Pilipinas hinggil sa pananakop ng Espanya matapos itong magapi sa naganap na sagupaan sa Manila Bay noong panahon ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika. Samantalang ipinagdiriwang ng Pilipinas ang Araw ng Kalayaan tuwing 12 ng Hunyo. Ang sinasabing tunay na kalayaan ay kinilala lamang ng Bansang Amerika noong 4 ng Hulyo 1646. Magmula noon, ang Araw ng Kalayaan ay pinagdiriwang tuwing Hulyo 4, alang-alang sa nasyonalismo o pagkamakabansa at ayon na rin sa sangguni ng mga mananalaysay. Public Act 4166 ay nilagdaan ni Pangulong Diyostado Macapagal noong 1964. Sinasaad sa nasabing batas na ang petsang Hunyo 12 ay kinikilalang bilang Araw ng Watawat at siya rin ang Araw ng Kalayaan. Ang deklarasyon na isinagawa sa pamamagitan ng paghahayag sa gitna ng pulutong ng mga tao noong Hunyo 12, 1898 sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon
Ginanap ang makasaysayang kaganapan sa ancestral na tahanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo sa Cavite El Viejo na ngayon ay Kawit, Cavite. 30 kilometro sa katimugan ng Manila, isa sa naging tampok na pangyayari ay ang paglalaglag sa pambansang Watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa at ang pagtatanghal ng Marcha Pilipina Magdalo, ang tinaguri ang pambansang awit ng Pilipinas na ngayon ay naging lupang hinirang na isinulat ni Julian Felipe at tinugtog ng San Francisco de Malabon Marching Band. Pinangunahan ni Emilio Aguinaldo ang porma na proklamasyon ng Araw ng Kalayaan sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1878. 78 tao ang lumagda sa naturang proklamasyon, kabilang na ang isang opisyal na Amerikano, si L.M. Johnson. Kilala bilang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Ang proklamasyon ng Araw ng Kalayaan ay ginawa ng balangkas at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista. Isinasaad sa akta na ang Pilipinas ay malaya na mula sa pang-alipin ng Espanya. Ang bansang Espanya ay dumating sa Pilipinas noong taong 1521 at itinuring ang Pilipinas na lupang kanyang nasasakupan sa loob ng halos 4 na siglo. Maraming salamat, SSG Officer, sa inyong ibinahaging kaalaman sa amin. Upang handugan tayo ng pampasiglang bilang, narito si David Gestro, SSG Treasurer. Turn up, mga kababayan! I'm Pinoy! Di ba ako na kumita sa iyo? Why I cannot make it to the top? Wala we showin' their sales. And nananala ako na wala ko na pinugutan sila. Nalaman nila na pinatayang kanin ng bayani sa karagot ng bansa ng pag-aari ng Pilipino. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bakit? Kasi tayo'y Pilipino. Kulay na walang isa sa puso. Mapatanggal ang isa o Ilocano. Isigaw ng malakas ang ating malalo. Huwag na pag-usapan ng mga negatibo. Pangyayari sa mga palita na sa mundo. Pinakuha sana natin sa palalo. Maraming salamat, David, sa iyong napakasiglang sayaw. Tayo naman ay tumungo sa pagpaparangal ng mga nagwagi sa Patimpala. Upang malaman na ang mga mapalad na nagwagi, narito si Ginang Romary J. Ariola, ikalawang tagapagtayo ng SSG. Maraming salamat, GK. Huwag na nating patagalin pa. Narito ang mga paborito, pinagpililian at pinsuan ng mga tao. Para sa TikTok Dance Contest People's Choice Awardee, ang nagwagi ay si Lian Dale D. Manuel, Grade 8, Section 3. Para naman sa Strike a Pose in National Costume Photo Contest, People's Choice Awardees, ang mga nagwagi ay sina Camille Bianca C. David, Grade 9, Section 2, at Sebastian Caleb Chard S. Ramos, Grade 9, Section 1. Dumako naman tayo sa Poster Making Contest People's Choice Awardee. Ang nagwagi ay si Micah Jane B. Galieto, Grade 10, Section 1. At para sa Slogan Making Contest People's Choice Awardee, ang nagwagi ay si Charmaine Francisco, Grade 7, Section 6. At hindi naman papahuli ang mga nagwagi para sa Slogan Making Contest. Para sa 3rd pwesto, ang nagwagi ay si Justin Joy L. Guniza, Grade 9, Section 2. At para naman sa 2nd pwesto, ang mga nagwagi ay sina Rain Angela R. Miron, Grade 9, Section 1. At si Frank Joseph C. Dapito, Grade 9, Section 1. At ito na ang pinakahihintay. Para sa unang pwesto, walang iba kundi si Dana Sophia Escalante, Grade 9, Section 1. At syempre, hindi naman padadaig ang mga sumali sa Poster Making Contest. Para sa 3rd pwesto, ang nagwagi
ay walang iba kundi si RV De Sakula, Grade 9, Section 2. At para naman sa ikalawang pwesto, ang nagbagi ay si Aliyah May C. Mayordomo, Grade 10, Section 1. At ang umangat sa lahat, ang nasa unang pwesto, walang iba kundi si Marvin Luis E. Ordonio, Grade 9, Section 1. Tumungo naman tayo sa mga nagwagi sa patimpalak para sa Strike a Pose in National Costume Photo Contest. Para sa ikatlong pwesto, ang mga nagwagi ay sina Riza Altea Castillo, Grade 7, Section 8, Julia Margaret A. Cochin, Grade 7, Section 1, Mark Jefferson Alicastre, Grade 8, Section 2. At para sa ikalawang pwesto, ang mga nagwagi ay sina Giselle P. Maliari, Grade 7, Section 8, Jenica Lorraine D. Rivester, Grade 8, Section 5, at Ren Dominic N. Pastor, Grade 9, Section 2. At para sa unang pwesto, huwag na nating patagalin pa. Ang mga nagwagi ay sina Krista R. Mariano from Grade 10, Section 7, at si John Robert Kapulungan, Grade 9, Section 3. Ang mga nalasyans, pagdating sa pagsayaw, hindi papatalo. Kaya ang mga nagwagi sa TikTok Dance Contest sa musikang panalo, para sa ikatlong pwesto, ang nagwagi ay walang iba kundi si Johanna Marie Gonzalez, Grade 7, Section 8. At para sa ikalawang pwesto, ang nagwagi ay si Jiro T. De La Rosa, Grade 8, Section 9. At para sa unang pwesto, huwag na nating patagalin pa, walang iba kundi si Ramil Joshua V. De La Cruz, Grade 10, Section 9. Congratulations! Binabati ko ang mga nagwagi sa ating mga patimpalak. Balik sa'yo, GK. Para sa pangwakas na pananalita, narito si Ginang Wilda, General, tagapagpayo ng SSG. Isang magandang araw sa ating lahat. Sa kabila ng panahong ating nararanasan ngayon, hindi dapat kalimutan at isang pagpapatunay lamang na ang kalayaan ng ating bansa ay nasa isip at puso ng bawat Pilipino. Patuloy tayong makiisa at maging bahagi sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa napapanahong tema na Diwa ng Kalayaan sa Pagkakaisa at Paghilom ng Bayan. Dahil dito, Lalasyans, huwag natin kalimutan na ang ating kasarinlan ay isang pangarap. Pangarap ng ating mga ninuno at mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng buhay makamtan lang ang natatamasa nating kalayaan ngayon. Ito sana ang magsilbing gabay na makakatulong sa pag-unlad at paghubog sa inyong mga kinabukasan. Patuloy na maging matatag, hindi hadlang ang pandemya sa ating mga mithiin. Maraming salamat po. Ito po si Ginang Wilda General, gurong tagapayo ng SSG. Mabuhay, Lalasyans! Taus-pusong pasasalamat para sa mga lumahok sa ating patimpalak. Sa tulong at suporta ng ating butihing punong guro, Dr. Roland L. De La Cruz, sa puno ng kagawaran ng Araling Panlipunan, Ginoong Herbacio Esteves, at sa patnubay ng aming tagapagpayong sina Ginang Wilda General at Ginang Romare Ariola. Ang Supreme Student Government ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Muli, ako po si Hilkent Lazaro, SSG President, na nagsasabing, mabuhay ang kalayaan, mabuhay, Lalasyans! No